Hindi mo ba ma-open ang GCash mo dahil nakaregister sa dati o sa ibang cellphone? O kaya ay may bago kang cellphone at hindi mo ito mailagin sa GCash mo? At sinabi ni GCash na nakaregister na ito sa ibang phone kaya hindi ka makalagin. Meron kang mga dapat gawin para magamit mo ang GCash sa bago mong cellphone. Tara, paliwanag ko sa inyo. Unang-una, mayroong bagong GCash feature. Ito ngayon tinatawag na Enhanced Security ng GCash o ang tinatawag nilang Account Secure. Bago lang yan, ito lang yung 2024. Kaya dapat gamitin natin. At may paalala rin si GCash na kailangan ay isang phone lang ang nakaregister sa isang GCash account. Isa pang paalala ay huwag kakalimutan na mag-unregister. Importante yan, ano? O kaya ay remove natin o tanggalin natin yung registered phone mula sa inyong GCash account bago kayo magpalit ng phone o kaya ay mag-uninstall. So, napaka-importante yan. So, bakit? Bakit natin kailangan? Mamaya, papaliwanag sa inyo. Okay? So, meron tayong maximum na 5 GCash account under sa pangalan nyo. Okay? Pero, yung 5 GCash account na yun ay kanya-kanyang mobile number. So, isang mobile number, isang GCash account. At pwede yan sama-sama sa isang phone. Okay? So, eto, papaliwanag ko na sa inyo kung bakit natin kailangan mag-unregister. So, unang-una, pag nag-switch kayo sa magkaibang cellphone o kaya ay mag-reinstall kayo ng GCash app ng maraming beses, maaari itong magkaroon ng restriction o kaya ay temporary access restriction. Okay? So, maaaring gawin ni GCash niya pag na-detect nila na paulit-ulit na itong ginagawa dahil iisipin niya nga kayo ay isang scammer o kaya ay scam yung inyong activity. Okay, so stick to one cellphone and do not reinstall. So, huwag kayong mag-reinstall basta-basta sa GCash app. Okay? So, paano naman tayo mag-unregister? So, ipapaliwanag ko sa inyo step by step para mas madali natin maunawaan. Okay? Una-una, mag-login tayo sa ating old account doon sa luma natin cellphone and then scroll down nyo lang para makita nyo yung profile setting. So, step number two, mula naman sa ating profile setting, makikita nyo yung account secure. Yan kung nasa arrow na yan. Ano? So, click lang din po natin yan. And then, step number three, makikita nyo yung inyong lumang cellphone. Kung anong brand man yan, lalabas yan dyan. At kung kailan nyo siya in-register. Andyan din po yung date and time. Okay, so pag sigurado na kayo na yan nga yung lumang yung cellphone, i-click nyo lang yung unregister. Okay, and then next, step number four, check your current phone. Kung correct, kung tama po yan, click nyo lang yung unregister. Okay, parang confirmation. And then step number five, you will be required to take a selfie. So, kukunan ulit kayo ng picture para makasiguro lang si GCash na ikaw yung nag-unregister. Okay? So, step number six ay tapos na po tayo sa pag-unregister. Okay? So, ang gagawin nyo naman ay pupunta na kayo doon sa inyong bagong cellphone at gaya din ng dati, i-download nyo ulit at ipapalo nyo lang yung instruction doon sa bagong cellphone and susundan nyo lang yung how to register this phone. Madali lang po yan. Sundan nyo lang po yan. Okay? So, marami pa rin tayong mga tanong, questions, and answers. So, sasagutin natin yan dito sa ating video. Okay? So, can I delete my GCash account and register again? So, i-delete natin tapos mag-register ulit tayo. Okay? So, by deleting your account, you are also canceling your records. O, mabura din po ang mga records ng G-Insure, G-Invest, G-Credit, saka yung mga other services. Pero yung pera nyo, nandun pa rin yun. Okay? So, yung other services lang ang mga mabubura. So, tingnan nyo muna kung meron kayong mga data dyan sa G-Invest, sa G-Credit, at gusto nyong isave, so huwag kayong mag-delete. Okay? So, yun po yung solution doon. Otherwise, pwede nyo siyang delete dire-diretso and reinstall lang ulit. Next, can I make another GCash account using the same number? Okay? So, yun po yung pinaliwanag natin kanina na hindi po pwede na isang number, dalawang GCash account. There can only be one GCash account per mobile number. Isang account, isang number. Okay? Yan lang po. Next, what happened if I deactivate my GCash? So, totally, i-deactivate nyo na at hindi nyo na siya gagamitin. So, once na na-deactivate nyo na,
hindi nyo na po siya marirecover ulit. Okay? So, totally lost. Okay? Kung gusto nyo uling gumamit ng GCash, kailangan nyo uling mag-register. Saka ulitin nyo ulit mula sa umpisa. Start it all over again. Parang bago. Okay? So, what if your GCash account is hacked? Okay? So, kadalasan o may nangyayari din kung ganyan. And then, ang gagawin nyo lang po ay kailangan i-report nyo kaagad. Magpakagad kayo kay GCash Help o kay Gigi yung sa kanyang chat. Kailangan ma-report nyo within 15 days ng pangyayari. Okay? At tatanungin kayo kung paano at papaliwanag nila kung paano siya nangyari. Okay? So, kailangan niya para masave yung inyo at baka makuha nyo pa yung inyong balance o yung pera doon sa GCash. Okay? So, next. What if your GCash account is lost or stolen? Halimbawa, nanakaw yung cellphone nyo o nawala yung SIM card nyo. Okay? So, ang gagawin nyo lang ay magre-request kayo sa GCash mismo, doon din sa account, sa help, ipablock nyo kaagad ang inyong account within 24 hours para hindi na po siya magamit hanggat maaari. Okay? Kasi hindi lang po siya after doon sa cash na laman ng inyong GCash, kundi after din siya na magamit yung inyong identity. So kahit walang laman yan, ang gagamitin niya ay ang inyong identity para makapang-scam. Okay? So tandaan nyo, yun po ang pinaka-importante dyan. At panghuli ay, eto marami nagkakamali rito no, hanggang ngayon dun sa dati natin vlog. Marami pa rin nagko-comment sa atin na nagkamali sila ng isang number o nagkamali sila ng send. Okay? So what if I make a wrong send money? Okay? So sinasabi nila na isang digit lang ang mali. Dati po kasi po pwede yan na nire-reimburse o ina-action na ni GCash. Pero nito lang, starting this 2024, meron ng bagong terms and agreement si GCash na hindi na nila i-refund ang wrong send money. Okay, malinaw po ba? So, magagawa lang natin is tawagan natin yung ating wrong send number para isoli sa atin yung pera. Otherwise, wala na po yung kalimutan nyo na. Okay, so meron pa po tayong mga ibang video na po pwede nyo mapanood. Nandiyan po sa ating page yan. So, unang-una, siguradong tips para tumaas ang inyong G-score. Kailangan tumaas para kayo ay makapag-loan. Okay? So, ikalawa, paano kumita ng 10K kada buwan kahit nasa bahay ka lang? Tungko rin po yan sa GCash. Ikatlo, paano mag-loan ng 1,000 up to 125,000 sa GCash? Okay, kaapat, paano mag-install, mag-register at gamitin ng GCash? First time tutorial. Okay, tutorial po yan para sa mga first time users. And then, pang-apat, pang-lima, paano mangutang na mabilis sa GCash? So, pwede tayong manghiram o mangutang. Okay, and then GCash update, meron na po sila ngayong Express Send Money Protect. Okay, bago kayo magpadala ng pera, meron na po siya ngayong protection. Bago lang po yan, ito lang po yan recently. Okay, panoorin niyo po. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. At huwag nyo lang kakalimutan na i-like, subscribe and follow nyo na rin ang ating page. At ikasisiyaran po namin, follow nyo na rin ang ating FB page. Okay, mula po sa ProMag TV. God bless.